Good afternoon, my dear brothers and sisters. We include in this Mass our personal intentions. We pray for the birthday of Reverend Francis Urbano, MF, and Christian Paulo Cueto. And we also pray for the souls of Delphine de Guzman, Marshall Bermudo, and all the souls in purgatory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I speak the truth in Christ. I do not lie. My conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness that I have great sorrow and constant anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my own people, my kindred according to the flesh. They are children of Israel. Theirs the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. Theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Christ, who is over all, God blessed forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He has granted peace in your borders. With the best of wit, he fills you. He sent forth his command to the earth. Swiftly runs his word. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances
he has not made known to them. Alleluia. Praise the Lord, Jerusalem. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. In front of him, there was a man suffering from dropsy. Jesus spoke to the scholars of the law and Pharisees in reply, asking, "Is it lawful to cure on the Sabbath or not?" But they kept silent. So he took the man, and after he had healed him, dismissed him. Then he said to them, "Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day?" But they were unable to answer his question. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Yun, maganda na ang hapon ninyo. Tagalog na. Ayan. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Kailan kaya tayo huling nakagawa ng kabutihan sa ating kapwa? When was the last time you did something good for other people? Sa ating ebanghelyo ay tinuturuan tayo at ipinapakita sa atin ng Panginoon na ang paggawa ng mabuti ay walang pinipiling oras. Dahil sa lahat ng oras, ang ating Panginoong Diyos ay mabuti sa atin. Sabi nga, di ba, God is good all the time, and all the time, God is good. Sabihin niyo nga po, God is good all the time, and all the time, God is good. Ang tanong ay ito, tayo kaya ay nagiging mabuti sa lahat ng oras? Gumagawa kaya tayo ng mabuti sa lahat ng panahon? Mas pinipili ba nating maging mabuti? Di ba kasi may mga pagkakataon na napipigilan tayong gumawa ng mabuti? Minsan, mas pinipili na lang nating wag na lang gumawa ng kabutihan. Bakit? Dahil yung mga nakapaligid sa atin ay hindi nagiging mabuti sa atin. Sasabihin niya, "Ala nga naman, tulungan ko yan. Yang sama naman ang trato niyan sa akin. Alam nga naman, maging mabuti ako dyan sa taong yan. Ang sama-sama naman yan sa akin. Ang taas-taas naman ang tingin sa sarili.
Kapag tinulungan mo naman, minamasama. Pero mga minamahal ko, mga kapatid, kung napakinggan natin yung ating ebanghelyo, makikita natin na hindi napigilan si Jesus na gumawa ng mabuti kahit araw ng pamamahinga. At hindi napigilan ni Jesus na gumawa ng mabuti kahit na ang mga nakapaligid sa Kanya ay may masasamang balak sa Kanya. Dahil totoo naman talaga, kahit kailan, hindi kayang pigilan ang pagdaloy ng pagmamahal at awa ng Diyos. Walang makakapigil sa Diyos na mahalin tayo. Walang makakapigil sa Diyos na patawarin tayo. Walang makakapigil sa Diyos sa pagbibigay ng Kanyang biyaya sa atin. Kaya po sa araw na ito, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang, ngayong unang Biyernes ng buwan ng Nobyembre, sikapin nating patuloy na makagawa ng kabutihan dahil napakabuti sa atin ng Diyos. Do good things no matter how simple or little it may be, because even the smallest act for God can make huge changes in someone's life. At sabi nga po ni St. Dominic Savio, I am not capable of doing big things, but I want to do everything, even the smallest things, for the greater glory of God. I am not capable of doing big things, but I want to do everything, even the smallest things, for the greater glory of God. Lagi po nating tatandaan, when we do good to other people, we are not only doing it for them, but also we are doing it for God. Amen. For your offering in the envelope, you may drop them at the collection boxes. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For just as through your beloved Son, you created the human race,
So also through him, with great goodness, you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink from the cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Gilbert our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say,
possessed, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you, peace with you, peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Lord,
the capacity to love. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offering. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to let us all stand. Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs, we may one day possess in truth. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio, all together. Padre Pio, Holy Monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the most holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe in our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly not to not sin again, to always follow God, the Father, together with the Spirit and Jesus, the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam na Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng Documentation Program
para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, ngayong Sabado, ika-apat ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng kandila. Ikalima. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Tayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman na agigawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sila nawa ay silayan, ng ilaw ng buhay na walang hanggan.
The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Yeah.